What's up guys? My name is Charles Jen Gidisan and now I'm filming my very first ever vlog. Hope you like it. Ang gagawin ko ngayon is all about 10 facts about me, about myself. So first, my full name is Charles Jen Gidisan. So yung pangalan ko na yan is binigay ng tita ko. Yung tita ko na yan is tawag ko is Mommy. Then, kasi simula 3 years old, siya na yung nag-alaga sa akin, saka si nanay, dahil doon ako nakatira sa lola ko. Tapos, secondly, yung totoong province ko is dito sa Cabanatuan City sa Nueva Ecija. Dito na ako pinanganak since birth. Doon ako pinanganak sa Pangatian City, sa side ng mama ko. Pero hindi ko nakalakihan na tumira doon o... Pero lumilipot kami doon sometimes kapag may mga occasion, kapag fiesta, kapag may binyag, kapag mga Pasko, kapag bagong taon, ganun. Pero hindi ako ganun ka-close sa mga pinsan ko, sa mga tito ko, sa lola ko. Pero love ko naman sila. Next is, nagsulat ako dito ng kung saan ako nag-aaral. So nag-aaral ako sa Wesleyan University, Philippines and I'm incoming third year this year. My course is Bachelor of Science in Accountancy. Ayun. So, nung first year na magsusulat kami ng mga courses namin, kasi apat kami. Ako, si Alan, si Patricia, saka si Jolina. So, si Jolina kasi tourism. Si Alan, saka si Patricia, decidido na talaga sa accountancy. So, ako nagde-decide kung BSBA, major in financial management o marketing o BSA yung accountancy nga. So nakapagsulat na si Patricia ng BSA saka si Alan. So ako na rin naantay. So tawag dito. Hindi ko alam kung tutuloy ko yung BSA o mag-BSBA ako. So sabi ko parang ang hirap naman maging independent. Kaya ako nga sila nakasama dahil kukunin namin yung course ng accountancy. So ayun, sabi ni Patricia, BSA na kasi sulat mo, ganun din naman. So sinulat ko agad yung BSA kahit na alam kong mahirap, ganun. Tapos parang hindi ko talaga kakayanin kasi nung senior high school ako, hindi naman ako ganun ka-focus sa pag-aaral kasi dance troupe ako ng school. Parang puro exempted na lang ako, wala na akong ano sa pag-aaral, wala na akong time sa pag-aaral kasi hindi na ako nakapag-focus, gano'n. Pero di ko naman sinisisi na dahil sa nag-dance pa ko is hindi na ako nagtutok sa pag-aaral. Sadyang parang nalaan ko lang yung oras ko sa pagsasayaw. Ayun. Tapos yun, nagsunod-sunod na parang tuwing may activities kami sa school, tuwing accounting subject, kinakabahan ako kahit thesis yan. Pag mababa is ko, iiyak na agad, gano'n. Tapos yung pang-apat is... Ano po? So, ako yung tipo ng tao na sa mga tao na kausap ko, bibigyan ko agad ng meaning, ganun. Yung tipong nakausap mo pa lang, parang kikiligin ka na agad. Yung hindi mo agad inaalam yung sarili mo na dapat nasa limitation ka ng buhay. Kailangan mo muna ng self-love bago mo ibigay yung pagmamahal sa mga tao. Hindi naman dapat ka mahal-mahal. Uy, hindi ka mahal-mahal. Yun. Ako yung tipo ng tao na mabilis mahulog, ganun. Yung tipong kakausap ko nga lang, bigla ako agad hahanapin kapag nawala, ganun. Tapos yun, panglima naman is, yun nga, total, marupok. Mababa yung duha ko. Sa simpleng bagay lang, iniiyakan ko agad. Sa mga maliliit na bagay, yung tipong manonood ka lang ng mga K-drama, ganyan, yung mga series, yung mga tipong malulupot sa social media, lutulo at pinuluwa ko. Kahit na ayoko kasi ganun nga. Pero yung mga story kasi nakakalupot ako talaga. Kaya yun, kahit naman sa pag-ibig, ganun ko. Patuloy ng luha. Tapos next is, ayun, dancer ako since grade 9. Nag-start ako sumayaw ng grade 9. Pero hindi pa naman ako ganun kagaling. Pero sumasayaw naman ako ng LM. Pero mas nahasa yung skills ko sa pagsasayaw. Simula nung pumasok ako sa dance troupe sa St. Rose of Lima Catholic School. Yung dance troupe namin doon is Baila Dance Troupe. So na-build yung confidence ko. Tapos parang mas nakilala ko yung sarili ko. Mas nalaman ko ibang genre ng mga sayaw dahil sa trainer namin na si Sir Romnick Del Pilar. Hi Sir!
Sir Dominic Terpiller na napakahusay at napakabait na guro. Then, ayun, simula grade 9, grade 10, grade 11, and grade 12 hanggang sa gumraduate ako ng senior high sa St. Cruz is sumayo pa rin ako. Then, sadly to say, nung gumraduate kami, syempre, ang huling sayaw namin nun is huling sayaw. So, lahat kaming senior high school is parang may isang performance na sasayawin namin. Tapos parang pamamaalam. Iyon, pamamaalam kasi magiging alumni na kami ng St. Cruz. Then, syempre, yung mga iwan mo ng mga ka-dance troupe mo, yung mga bata sa'yo is hindi mo na makakasama. Makakasama mo pero hindi na sa sayawan. Pero makakasama mo sa mga banding, ganun, kapag mayroong mga pagkikita magaganap o set kayo ng mga barkada. So, next is, ano ba next? Ayun, eto nga palang nasa baba ko is nadapa ako nung elementary. Tinahi siya kasi that time naglalaro lang kami ng habul-habulan sa likodan. Kasi, syempre, bata, maglalaro ka. Tapos nadapa ako sa may hollow blocks. Yung hollow blocks na sa dulo ng hollow blocks, tumama yung baba ko. Duguan as in, duguan. Tapos, iyak na ako na iyak kasi malampat talaga ako nun. Tsaka malabo kasi mata ko. So, ayun, dumudugo siya, dinala at ako sa city hospital dito sa kabanatuan. Tapos, tinahi siya. Ayun, tinahi. Tapos, next is, ayun, hindi ko maiwasan na hindi bitawan yung cellphone ko. Kasi ngayon, dalawa na gamit kong cellphone. Dalawang 5S. Kasi that time, yung cellphone ko nasira. Itong ginagamit ko ngayon. Nasira yung camera, nasira yung button. Nahulog kasi sa bowl kasi lasing ako na. Tapos sabi ko kay Patricia, sa kaibigan ko, sa kay Pia, ay, sa inyo, kamusta? Sabi ko, papagawa ko ako yung cellphone ko sa Pacific. Ay, hindi pala, ipapatanong ko lang kung magkano. Tapos sabi ni Patricia sa akin, huwag mo na ipagawa, ibibigay ko na lang sa isang cellphone, 5S din. So ako natuwa kasi meron akong matatanggap na cellphone galing sa kanya. Kaya ngayon, dalawa yung cellphone ko. Kaya thank you kay Patricia kasi kapag hindi ko ito gamit, yung isa gamit ko. Kapag nalabat naman yung isa, ito yung sasaksak ko. Ay kapag nalabat naman isa, yun yung sasaksak ko, ito yung gagamitin ko. Parang halinlinan lang ganun. Parang wala ka ng oras sarili mo, puro cellphone na lang sa social media. Adi kasi ko sa cellphone. Tapos yun, next is pang number 9. Yun, total, madalas ako sa social media, madalas ako nakatutok ng cellphone. Hindi ko maiwasan na hindi magpuyat. Palagi akong puyat, kaya napamagalitan ako palagi. Tapos palagi kasi ako nandito kaila mami sa tinta ko nga. May sarili na kasi sa lang bahay kasi maganda na may tabaho. So palagi na ako nandito sa isang kwarto kasama yung mga galaga sa pinsan ko na kaklose ko na din as in talaga kaklose ko. So palagi ako nandito, dito ako tumitinga, dito ako na ako kumakain madalas, dito na ako minsan natutulog na din ako dito. Kaya ayun, hindi ko na rin maiwasan hindi magpuyat. Tapos pagdating ko sa bahay, puyat na naman kasi magsiselfon ulit ako bago matulog. Tapos lastly is, matakaw ako. Yung tipong kapag may set kami minsan kapag iinom, mas madami pa ako nakakain kaysa sa naiinom. Yung tipong lahat ng nasa lamesa, makakain ko talaga as in. Yung tipong talaga lahat makakain ko kahit maalat, maasim, ganito, ganyan. Ako lahat makakaubos. Ayun. Yun na yun. Ayun din. Yun na yun talaga. So, ito yung una kong vlog na ipopost sa YouTube. Na sana mag-click, then sana merong makagusto, then mag-subscribe lang kayo guys. See you sa next video. Bye-bye.